What's up again, everyone? So, nagbabalik ulit tayo. So, ngayon, medyo kakaiba yung vlog natin ngayon kasi tayo ngayon. Naglibot tayo ngayon. Naglikot-ikot. Ang pinakauna naming stop dito sa province namin, una naming iba-vlog na lugar. Isa to kasi sa mga tourist spots dito sa province. Sikat siya. Sa Catanduanes. So, eto guys. Yung nasa likod namin, yan yung Bato Church. Eto, napakatagalan itong simbahan na to. Kung mapapansin nyo, medyo magulo dito. Ang dami-daming kaguluhan. Magulo. Yan, basta ang dami-daming ano-ano. Kasi under main renovation talaga to ngayon. Kahit yung loob ng simbahan, hindi siya nagmimisa ngayon dyan kasi ni-renovate talaga siya. Parang ano daw, ang sabi sa amin parang ibabalik siya sa kung ano yung original state niya nung ginawa pa lang siya. So, nung ganun. Una-unang panahon. Oh. Actually guys, yung simbahan, kung mapapansin nyo talaga, kulay white na siya. Yan, halos white na siya. Dati kasi, nung bata pa ako, color kasi taga black, dito siya. Color black talaga siya. So, ako naman, syempre, ang alam ko, black talaga siya. Pero ang sabi sa amin, yan daw yung original na color nung simbahan na yan. Yan yung original na color ng mga ginamit na stones. Yung kung paano siya ginawa before, ang ginamit daw na bato ay coral stone. Yun, according dun sa nabasa namin. Masyadong matagal nga pala siya ginawa. Ngayon ko lang din siya nalaman. Kailan nga yun? 1830. Yan. Nagsimula yung construction ng original na ito, na simbahan na to, 1830. And then, natapos lang siya 50 years later. So, napakatagal. Imagine, gagawa ka ng simbahan 50 years. So, sobrang tagal talaga. Pero ipapakita namin sa inyo yung main, ano lang nito, parang main features ba yun? Kasi, as under of now talaga. Under renovation. Under major renovation siya ngayon. Tapos ang sabi sa amin ng mga gumagawa nito, ang matatapos daw to ng June 2020. Yeah, and sobrang sarap kasi ang hangin dito. Oh, lagi talagang fresh dito kasi yun, syempre nasa province tayo. Tapos yung katabi niya pa, yung tapat mismo ng simbahan, yung Bato River. Napakalaki ng river dito. Pakita natin ng konti. Bato River. So yeah, nasa kabilang side lang, parang tapat lang kasi may kalsada kasi dito. So, 'di ba nakikita niyo naman. Napakadami ng ginagawa dito ngayon sa area na 'to. Yan yung tulad, 'di ba, tulad ng sabi namin kanina. Hindi lang yung simbahan eh. Etong area talagang 'to under major renovation kasi etong kalsada sa likod ng simbahan, ito may ano dito eh, parang national road. Nire-reclaim yung part ng river ng konti kasi pinapalawak yung daan. So kung mapapansin nyo talaga, napakadaming trabaho dito ngayon. Tulad nito, pakita natin. Diba? Yan yung original na hanggang lang dito, yung original na daan. Tapos ito, na-reclaim na yan. Ayan. Tapos sa kabila, ayan o. Diba? Ang daming ginagawa. So dito talaga, ito yung dulo ng dati. Yan yung dulo. Tapos ito, na-reclaim na. So ang plano ata, parang ang plano, dadagdagan pa yan dyan, magdadagdag pa sa ano. Yan, so babalik na kami dun sa simbahan kasi ipapakita namin sa inyo yung loob niya. Pero yun nga, hindi pa talaga siya tapos. Ay ano pala, pakita muna natin yung view dito pag nandito ka sa labas. Yan, ang dami talagang ginagawa. Thank you.
namin yung labas, ngayon naman ay papasok na tayo. Actually, hindi pa pala. Pakita natin yung dun din sa side. Kasi ito yung ano eh, yung parang front. Papakita din pala natin yung sa side. Kasi actually, usually talaga yung mga tao, bihira lang yung tao dito eh, nandun talaga sa side na yon yung mga tao, dun sila pumapasok, dun lumalabas. Ito, parang wala namang pumupunta dito eh. So dun lang talaga, kaya papakita natin yung side na yun. Dun tayo sa ano na yun. And itong area na to, yan, yung area na yan, yung buong area na yan, dyan kami naglalaro ng baseball nung mga bata pa kami. So dito talaga, baseball zone to. Yan, puro yan ano, grass talaga yan dati, carabao grass dati yan. So ngayon, dahil under major renovation nga siya, kaya ganyan yan. Yun yung ano namin, yung nasa tapat ng simbahan. So ngayon, umuulan na, kaya nagmamadali kami. Teka lang, dun tayo, kunan natin ng konti. Kasi gusto namin makuna ng konti yung ano, yung side nitong church. Ito tayo. Ayan, so nandito na tayo sa area kung saan yung nasa gilid. Ayan. Kung mapapansin nyo, medyo dito sa part na to, medyo okay na yung mga yung labas niya. Sobrang okay na. And yun nga, as per Kiko, ganyan daw talaga yung original na color nung mga bato niya. White talaga, hindi siya black. Tapos yung mga tao, sa gilid talaga sila dumadaan, hindi sa main entrance. Ewan ba kung bakit? Hindi kasi andito yung ano eh, yung takasakto kasi, ito yung ano, yan o. Yan yung kalsada. Yan, kalsada. So, syempre, dun, nagkataon na dun ang ano. Yun ang ano niya, ano yan, takatapat. Kaya dyan dumadaan. Yun, so tara na. Pasok na tayo sa loob. Papasok mami. Yan, sobrang dilim sa loob kasi naka-close lahat. Kasi nga, inaayos pa talaga siya. Oh. So, wala mga upuan, ganyan. Kasi nga, wala namang misang nagaganap adjust, dito. Adjust. Ayan, kung mapapansin nyo, nandito na kami sa loob. Sobrang lawak niya talaga. Tapos mapapansin nyo, wala nga talagang mga upuan dito. Kasi nga, hindi na nga nagmimisa dito. So, more on, nagtatrabaho lang talaga dito para ayusin to. And sobrang laki niya talaga. Nag-e-echo na nga kami. Yan. Ito guys, ano, nung bata pa ako, talagang black na black to. Tapos, yung bubong niya, yan, di ba kung mapapansin nyo? Yan. Yung bubong niya, kulay white, may ano kasi yan eh, kisame yata yan. Pero dati kasi wala, yung original niya talaga dati wala. May mga paniki pa dyan. Talagang habang nagmimisa, ano siya, may mga paniking lumilipad-lipad, pag-ganon-ganon. Later on, ano siya? Ginawang modern, yun lang. Siyempre, nung una kasi, diba yung parish, parang gusto nila mapaganda yung simbahan, ganon. So parang nirenovate dati, nagmukha siyang modern. Tapos dito sa part na to, ito, natin. Ito, yung main door. Yan talaga yung main door. Nilagyan dito ng ano eh, parang maliit na building sa loob ng simbahan. Diyan sa part na yan. Na dun yung mga binyagan, tapos nasa taas yung choir. Yun. Tapos ngayon, tinanggal na naman siya ulit. Para ano, open na yung main door na yun. Kitang-kita na siya. Habang lumalapit tayo dun sa altar, kung mapapansin nyo, may ipapakita ko sa inyo. Meron ditong mga ano, ganito. Yan o, may mga ganyan lapida. Yan. Yan. Kung napansin nyo guys, may mga lapida dito sa loob. Kasi parang may mga nilibing daw dito sa wall na to. Yung wall ng simbahan. Yun nga pala, ano no, naalala ko gano'ng kakapal yung wall ng simbahan na to. Yung simbahan na to, hindi siya nagigiba kahit anong earthquake tsaka ano tsaka bagyo. Kasi 'di ba yung Catanduanes is typhoon capital sabi na sa Pilipinas. Yung bubong lang nito minsan nasisira yung bubong kasi made of yung ano sim, pero yung mga wall niya talaga never nagkaroon ng sira. Papakita ko sa inyo kung bakit. Andito kami sa gilid ng pinto. Gilid ng pinto kasi gusto ko ipakita sa inyo kung gaano kakapal yung wall ng simbahan na to. Pakita mo nga. Yan o. O, diba? Isang buong dipa niya. Ano yan eh, parang 1.5 meters ata. O. Yan. Diba?
ganun kakapal yung wall ng simbahan na to. Parang, basta yung parang estimate ko ano eh. Ang estimate ko parang 1.5 meters. So yan, napakita na namin. Parang ano siya, 2 meters ata yung kapal ng wall. Ayan o, di ba? Ang kapal-kapal na. Sobrang ano. Sobrang kapal na yung mga wall. Yung mga bintana na may painting. Ay, ano tawag din? May painting tawag dyan. Ang parang salamin na ano. Di ba yan o? Kung mapapansin yung kapal ng ano. Yung kapal ng wall ng simbahan. Grabe. Kaya napakatibay talaga ng simbahan na to. Parang ano, dati, pag may mga bagyo, nagiging ano din to, evacuation center. Yan, so papunta na kami sa altar. Pero yung altar dito, parang ano siya, modern pa. Oh, dati, nung pinakaun, nung basta nung bata pa ako, hindi yan ganyan. Tapos yun nga, nakwento namin na ano siya, nirenovate siya, ginawang medyo modern kasi pinaganda. Pero baka ibalik lang din ulit sa pinakadati. Yun. Ayan, pakita natin. Tapos ano, ito. Yung ito. Parang ano siya. Bago din ata talaga to kasi hindi siya ganyan dati. Parang marmol ba tawag doon? Marmol. Ganon siya dati. So ito, tingin ko baka bago yan. Baka bagong gawa. Ipakita natin mula dito yung hanggang dun. Kasi malawak talaga tong simbahan na to, malaki siya. Pakita na, medyo madilim dito no, kasi yun nga, nasa loob tayo. So wala naman syempre ang ilaw. Ayoko naman na masyadong liwanagan. Okay na yan, para kunwari, parang totoo. Real time. So ano, palabas na kami. Papakita din natin yung ano, yung kumbento. Pero hindi na tayo papasok, yung labas lang. Kasi maganda din talaga yung ambience dito eh. Fresh yung ambience. Uy, umulan na naman. Ay! Naku. Lalabas na sana kami, kaya lang, biglang lakas na naman ng ulan. So, lalakas, tapos biglang mawawala. Ganon talaga yun. Usually, ganon yung weather kapag ano, after typhoon. Usually, ganon yung nangyayari dito. Ayan, ang init na naman. So, ayan guys, ito yung kumbento hanggang dun. Sa kabilang yun. So, malawak din siya. And, papakita din namin sa inyo, pero hindi na kami papasok. Yan na yun. Ayan na, yan. Saka dun. Ito. Hindi ko na alam kung tawag yung ark o ano. Tapos yan yung ano, di ba, pag halimbawa pag Holy Week, yung mga angel na nag-aliluya, yan. Oh, dyan nga pala yun, dyan. Dyan yun ano. Dyan sila binababa o. Oh, from taas. Naalala ko, nung bata ako, nagganyan din ako dun sa amin. Tapos galing ako dun sa taas, bababa, kakanta, yung ganun, mga angel. Yan. So dyan ginaganap yung mga ganun. Dito muna temporarily yung misa. So dyan. Habang ginagawa pa yung simbahan. So papasukin natin ng saglit yung temporary simbahan dito. Ito lang, katapat lang ng simbahan. So, ano? Ngayon ito kasi, ay umuulan talaga. Oh, ito kasi ano to, usually function hall. Yung pag may mga event, may mga kasal, dito yung mga kainan, ganun. So yan guys, medyo mahina lang tayo kasi nasa ano tayo, simbahan. So ito yung temporary ginagawa nilang simbahan or dito sila nagmimisa kasi nga, di ba, sabi namin dun sa simbahan, hindi talaga nagmimisa dun dahil ginagawa nga. So for the meantime, dito muna sila nagmimisa. So, pakita natin yung ano nila, altar.
nakikita nyo na. So, napakainit. Ayun, kasi ano, di ba yung tulad nga ng sabi namin kanina? Uulan, yung weather, uulan, init. Tapos biglang magiging malilim. Tapos biglang labas na naman yung araw. Napakahirap pag-adjust. Yeah, so ayan guys, tapos na namin kayong i-tour dito sa Bato Church. Mm. And I hope na mga sa mga mapapadpa dito sa Catanduanes, visit nyo tong Bato Church. Kasi basta ano, tatandaan nyo, June 2020, tapos na yung lahat ng ginagawa dito. Ayan, so sana nagustuhan nyo tong vlog namin na to. Hmm. And kung nagustuhan nyo ba talaga tong vlog na to, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye! Bye-bye.